Four attachment styles of love, what's yours? Apat na attachment style ng pag-ibig, ano ang sayo? Kapag binalikan mo ang iyong romantikong relasyon, meron ka bang nakikitang pattern dito? Pakiramdam mo ba ay napupunta ka sa magkakatulad na sitwasyon ngunit sa iba't ibang tao? Baka napapagbintangan ka pa na masyado kang clingy, needy, o kaya naman ay selosa. O parang palagi kang nakakaramdam ng mas emotionally invested ka sa inyong relasyon kesa sa iyong kapareha. O kaya naman ay ang kabaliktaran nito. Lihim mong hinahangad ang intimacy ng isang relasyon, ngunit tila hindi maaaring hayaan ang sino man na maging masyadong malapit sa iyo. Hindi ito nagkataon lamang. Base sa isang British psychologist at psychoanalysis na si John Bowlby's na siyang nagtrabaho sa teorya ng attachment. Meron tayong apat na attachment styles na nabuo sa ating pagkabata at mananatiling matatag sa paglipas ng panahon. Kaya ang paraan kung paano ka kumukonekta sa iyong kapareha sa isang adult na relasyon ay sumasalamin kung paano mo nadama ang pagmamahal ng iyong mga magulang o ang iyong pangunahing tagapag-alaga sa iyong pagkabata. Sa videong ito, ibabahagi ko ang apat na attachment style ng pag-ibig upang malaman mo kung alin ang pinakanakikilala mo. Pero bago ang lahat, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Welcome sa aking video. Attachment styles ng pag-ibig. Alin ka kaya dito? Una, anxious attachment style. Pangalawa, avoidant attachment style. Pangatlo, anxious avoidant attachment style. At pang-apat, secure attachment style. Ngayon naman ay iisa-isahin kong ipaliwanag ang apat na attachment style ng pag-ibig na ito upang masigit mong maintindihan. Una, anxious attachment style. Ang isang anxious attachment style ay karaniwang nabuo mula sa pagkabata kung saan ang kanilang pangunahing tagapag-alaga ay merong inconsistent na paraan ng pattern ng pagiging magulang o kaya naman ay masyado itong protective. Ang mga batang ito sa pangkalahatan ay produkto ng mga magulang na meron ding anxious attachment style. Hindi nang dahil sa kanilang genetics, ngunit sa hali ay nang dahil sa kanilang natutunang pattern ng pag-uugali. Ang ganitong klase ng insecurity sa bandang huli ay maihahayag ang kanilang sarili sa kanilang adult na relasyon at nang dahil sa kanilang takot na iwanan, ang isang tao na may ganitong attachment style ay patuloy na naghahanap ng kaligtasan sa atensyon ng kanilang kapareha, pangangalaga at ang pagtugon nito. Karaniwang pinahahalagahan nila ang ibang tao. Ngunit meron silang negatibong imahe sa kanilang sarili. Sa isang romantikong relasyon, itinuturing nila ang kanilang kapareha bilang isang asawa. At ang pag-iisip na mabuhay nang wala ito ay magdudulot dito ng mataas na antas ng pagkabalisa. Madalas ay mahirap para ditong mag-isa sapagkat napakataas ng pagpapahalaga nito sa kanyang relasyon. Karagdagan pa dito, madalas silang nag-aalalang ang kanilang kapareha ay hindi namumuhunan sa relasyon gaya nila. Sa kawalan ng pagpapatunay ng kanilang kapareha, mas lalo itong nagiging mas nakakapit at demanding dahil abala ito sa kanilang relasyon at desperado sa pag-ibig. Pangalawa, avoidant attachment style. Sa parehong paraan, kung paano nakatanggap
ng hindi pare-parehong paraan ng pagiging magulang, katulad ng anxious attached na tao. Ang ganitong may avoidant attachment style ay karaniwan na resulta ng emotional unavailable ng kanyang mga magulang. Madalas na ito ay walang lakas ng loob na hayagang ipakita ang kanyang damdamin, maging maganda man ito o pangit. Ang resulta nito ay ang pagiging isang adult na umiiwas sa isang malalim na koneksyon sa ibang tao at pinipigil ang kanilang damdamin sa mga sitwasyong emosyonal. Isinasaalang-alang nila ang kanilang sarili bilang isang lone wolf o nag-iisang lobo na parang malakas, independent, at self-sufficient. Nang dahil sa kanyang pagkabata, hindi nila maituturing ang kanilang tagapag-alaga para sa kanilang kaginhawahan. Ang mga taong may avoidant attachment style ay hindi mo maaasahan na umayon sa idea na kinakailangan mo ang isang relasyon upang makumpleto ka. At hindi nito sinusuportahan o inaaprubahan mula sa mga nakapaligid sa kanila. Ayaw nitong dumepende sa ibang tao o kaya naman ay dumepende ito sa kanya. Bagaman, ang ganitong klase ng tao ay hindi naman kinakailangang nakatago. Maaari silang makahanap ng katuparan sa isang mababaw na relasyon sapagkat sila ay karaniwang may mababang palagay at mababang inaasahan sa ibang tao. At samantalang, ang kasiyasiya para dito, ang ganitong koneksyon ay maaaring maging mahirap para sa iba na gustong makilala sila ng mas mabuti. Dahil ang mga taong may ganitong attachment style ay madalang na pinapayagan ang kahit sino na lumagpas sa surface o ibabaw. Pangatlo, anxious avoidant attachment style. Madalas nang dahil sa trauma sa kanilang pagkabata, ang mga taong may anxious avoidant attachment style ay hindi matatag sa kanilang relasyon. Sa halip na makaramdam sila ng sense of security at safety mula sa kanilang mga tagapag-alaga, sa panahon ng kanilang formative years, nakakaranas sila ng takot. At bilang resulta nito, meron silang negatibong pananaw pareho sa kanilang sarili at sa ibang tao. Katulad ng mga taong may avoidant attachment style, natatakot silang hayaan ang sinuman na maging masyadong malapit sa kanila. Ngunit naiiba sa pakiramdam na naghahanap ito ng intimacy. Natatakot lang silang papasukin ang tao sa kanilang buhay, kahit ang kanilang kapareha, katulad ng kanilang tagapag-alaga sa pagkabata, ay nagiging source ng parehong desire at fear. At ito ay nang dahil sa nahihirapan silang magtiwala sa iba. Ang isang anxious avoidant na tao ay nahihirapan sa pagsasaayos ng kanilang damdamin at umiiwas ito sa mas malalim na emotional attachment sapagkat natatakot sila na masaktan. Katulad ng iba pang attachment styles, ang kanilang adult na relasyon ay sumasalamin sa kanilang kaugnayan sa mga tagapag-alaga sa kanilang pagkabata. O sa ganitong kaso, ang kakulangan nito at posibleng maiwan silang mag-isa o kaya naman ay ang pagkakaroon ng abusado o dysfunctional na relasyon. Pang-apat, secure attachment style. Habang ang tatlong attachment style ay nakaranas ng isang unhealthy na relasyon sa kanilang mga tagapag-alaga bilang mga bata, ang mga taong may secure attachment style ay merong masigit na seguridad at katatagan sa kanilang pagkabata. Ito ay nagbibigay daan sa mga individual na ito na magkaroon ng positibong pananaw sa kanilang sarili bilang adult sapagkat meron silang komportable at bukas na ipahayag ang kanilang emosyon. Depende sa kanilang kapareha at ang pagkakaroon ng kapareha na kasama nila. Ang kanilang relasyon ay nakabase sa katapatan, pagtanggap, at intimacy. Ang mga taong ligtas na naka-attach ay umuunlad sa kanilang relasyon. Ngunit kontento din sila sa kanilang sarili dahil hindi sila naghahanap ng validation ng ibang tao.
Pagkatapos ninyong malaman ang tungkol sa apat na attachment styles na ito, maaari mo nang makilala ang kahit isa dito. Maaari ka rin nakakonekta sa marami. Sa iyong pagbabalik-tanaw, maaari mo makita ang pattern. Ngunit ang attachment styles ay hindi static o hindi nagbabago. At hindi rin ito absolute o ganap. Maaari mo itong baguhin sa paglipas ng panahon. At kahit na mula sa isang relasyon, patungo sa susunod na relasyon. Halimbawa, samantala ang anxious at ang avoidant na klase ng tao ay kadalasang iginuhit sa isa't isa, ang pares na ito ay prone na makaranas ng kaguluhan on both ends. Sa kabilang banda naman, ang isang securely attached na tao ay karaniwang magdadala ng balanse sa isang relasyon sa kahit sino sa mga attachment styles na ito. Kung paano ka kumonekta sa iba ay maaaring magbago. Bilang resulta ng isang tiyak na pangyayari sa iyong buhay o kaya naman ay ang sinasadyang pagpapabuti sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa iyong sarili, maaari mong malaman ang ugat ng iyong unhealthy behavior at ang matukoy kung ano ang iyong mga dapat gawin upang magkaroon ka ng isang mas masaya at fulfilling na relasyon. So, saan ka nakatayo dito? Anong attachment style ang pinakakilala mo? At paano ito nakakaapekto sa iyong relasyon? Pwede ko bang malaman ang sagot mo sa comment section sa baba ng video ito? So, narito muli ang apat na attachment styles ng pag-ibig. Alin ka kaya dito? Una, anxious attachment style. Pangalawa, avoidant attachment style. Pangatlo, anxious avoidant attachment style. At pang-apat, secure attachment style. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.